Magandang araw. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng vulcanized na tusok sa kayong silan. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel, Cyclone TV. At pindutin niyo na lang ang notification bell para update kayo sa aking video. Maraming salamat. Panoorin niyo ito. Kasi dami sa akin nagtatanong kung ano yung mas maganda. Ngayon, mapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mas maganda sa dalawa. O yung tusok pa, o itong silan. Una, dito muna tayo sa silan. Ang silan, maraming klase ito. May iba-ibang brand. Mayroong kulay orange ito, nasa plastic lang. Yung mga naunang labas, mga nasa plastic lang. Una, dito tayo sa silan. Ang advantage lang nito, paliwanag ko sa inyo kung ano yung advantage. Ito maganda to sa mga maliliit lang ang butas. Yan. Maliliit lang ang butas ng gulong. Kahit mura man yan, yung mumurain man yung gulong niya or mamahalin. Maganda siya pag maliit lang ang butas. At na ano pa, pang mabilisan din na ano, ilagay, pang mabilisan na ilagay. Dahil pag nilagay mo lang, nakita mo kahit maraming butas, madali lang ilagay, tapos hanginan mo na kaagad, pwede na. Ngayon, ang disadvantage naman niya, yung pagmalaki ng butas ng gulong, nasasayang lang kasi nga lumalabas sa gulong. Kaya ang iba sasabihin, wala namang kwenta. Dahil nga malaki na yung butas ng gulong, ngayon lumalabas lang, nasasayang yung silang, saglit lang, natutuyo na. Tapos yung iba naman, ginagamit pa sa ano, may interior. Hindi talaga pwede sa may interior to. Dahil nga, pag natusok yung interior, na-running flat, nawasak yung interior, wasak din yung ano, yung silan sa loob. Sayang, hindi mo na makapakinabangan kasi pag nahanginan, wala na. Titigas ka agad yun. Yun ang ano ng silan. Kahit sa mga malalaki motor, pag ganun din ang malaki na rin ang butas, wala rin, sayang yung silat mo. Dito naman tayo sa ano, dito pantusok sa string. Ang string maganda rin, parehas naman sila, maganda rin. Ang advantage naman ito, una, mabilis siyang ilagay, mabilis siyang itusok pang emergency, kung baga mabilis siyang itusok pag nahanginan mo. Kahit maliit yung butas at malaki, okay rin. Yun nga lang, ang disadvantage naman niya, lumalaki yung butas ng gulong. Lalo na yung pagmumumura lang yung ano, yung gulong niya. Isang tusok lang, lalaki na kagad yan. Kahit maliit pa lang yung butas niya, tusukan mo yan, lalaki na kagad yan. Mga ilang ano, sisiyaw na naman. Okay lang kung mga branded, okay lang yun. Kasi medyo matigas yung guma niya. Hindi ito lumalaki kagad yung butas. Yun ang disadvantage talaga. Yun din ang alam ng iba, na lumalaki talaga bukas. Oo, totoo talaga, lumalaki. Ngayon, nasa customer na lang din yan. Alam mo, hindi naman talaga
hindi naman ako ang pwedeng magpili nito eh. Ang magpili din dalawa, kasi parehas nga lang din naman eh. Parehas na lang ka kapal sa mga butas eh. Ngayon, magdidipindi na lang din yan. Sa mayari, kung ano yung gagamitin. Depende number one yan. Pag-git nyo. Saan kayo komportable at saan kayong may ibabayan, kasi nga parehas din naman yan dinisign para sa tubig, magsasakyan yan motor, parehas din talaga dinisign para sa tubig, kaya mahirap magpili. Talagang ang magkakapili talaga nito yung may-ari na lang ng sasakyan o motor, kung ano yung gagamitin niya, kasi nagdidepende yun sa decision niya. Kasi yung decision niya hindi naman pwede pagmimasukan natin yan na eh, kahit sabihin mo ito yung gamitin ay ayaw niya, it mas gusto niya eh, wala tayong magagawa eh, bugso ng damdamin nila yan. Siyempre hindi natin mapapangunahan sila eh, decision nila yan. Kahit anong sensok natin dito eh, ayaw niya naman, ito yung tanong, ito yung tatalagay niya. Pangalawa din na yung budget niya na, kasi mas mura din to kisa dito. Kaya ito kasi medyo mahal, kisa dito mura lang. Yan ang ano ng dalawa nito, pagkakaiba. Sana yung mga customer, yung mga panood nito, kung may mga motor na tubeless, sana maunawaan nyo kung ano ba talaga yung mas maganda sa dalawa, sealant eh. Kayo ang makakapag-desisyon yan, hindi po kami. Kasi kami lang yung naglalagay sa motor nyo. Kayo pa rin ang magdidesisyon kung ano yung gagamitin nyo. Diba? Sa mga may motor, kayo rin naman ang bahala dyan. Sige po, hanggang dito na lang. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko dito sa dalawa na to, kasi maraming nagtatanong sa akin na customer eh, kung ano yung mas maganda eh. Kaya isinare ko na dito sa aking vlog para at least malaman nyo. Sige po, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko. Mahirap isa-isa yun, ah. Yan, sa Beverly. Kumpare ko, hindi ko na kayo pangalanan kasi napakarami yun. Yan sa Tikon. Kapamilya ko dyan. Maraming salamat and thank you sa panonood. Bye-bye! Bye-bye! Bye!